Ngayong araw na to magpapagawa ako ng salamin. Nandito ako ngayon sa North Vision, dito sa may Carriedo, sa may malapit to sa Raon. Okay? Kasi nahirapan na ako magbasa. So nagpasya na talaga ako magpatingin sa ophthalmologist para masukatan ako ng tamang salamin, ng tamang grado. So hindi na ako nakapag-ikot-ikot dito sa Quiapo. And kasi naglalakad lang ako dito sa Carriedo, dito sa may Carriedo station, sa may LRT, and nakita ko lang yung malaking banner nila na 350. So napatingin ako, and then pumasok na lang ako sa loob ng clinic, and then doon na, dire-diretso na. So dito na ako napadpad sa North Vision. Marami naman silang frame na mapagpipilian na tingin ko okay itong shop na to, kaya dito na ako napadpad. So tara, pasukin natin sa loob para magpagawa na tayo ng salamin. So ito guys, kung makikita nyo, napakarami nyo mapagpipilian na frame. Pambata, pambabae, panlalaki, pangmatanda. So hindi lang salamin, meron din sila contact lens. Okay? Tapos meron din sila mga reading glass. So marami talaga kayong pagpipilian dito. At syempre, payment modes, meron din sila online transaction, pwede rin kayo ng cash. So okay na rin to na pasok kong tindahan kasi maraming pagpipilian. At ito, napansin ko sa shop na ito, nung pumasok ako, biglang dumami yung tao. Ang daming nagpapatingin sa kanila, as in pila. So ibig sabihin, okay itong clinic na ito. So nga pala, kung meron kayong sariling frame, okay lang. Pwede nyo dalhin yung frame nyo at papalagay nyo na lang ng grado. So ito yung frame ko, pakita ko sa inyo. Isang tumatagos, no? Opo, tumatagos. Nag-iitim din po sa transition, kaya makapansin mo sila naging iba yung kulay, ha? Okay. Kamaya po yung padrive ko pagkatapos. So guys, ito yung dala kong frame. Itong frame na to nabili ko pala sa Ukay-Ukay na 50 pesos. So ang tagal ko na naghahanap ng gantong frame at sa Ukay lang ako nakahanap ng ganto. So ngayon, pinagawan ko na siya na ng lens. At yung pinagawa kong lens, ito yung uso ngayon na anti-radiation. So kung makita niyo yung blue light, hindi siya tumatagos sa lens. So magandang klase itong lens na ito, lalo kung kayo ay nagko-computer. Talagang yung radiation, mafi-filter niya. Solid na solid itong lens na ito, promise. Automatic naman ang mata mo dito babaksa unless na lang hanapin ang focus. And then pag sa pambasa, mata lang po ibababa. Ha? Hindi po pwedeng nakaganon kasi lalabo, mata lang. Pero in case sir na may titingnan ka sa floor, yes, kasi po pag mata lang, edi babaksak sa reading, edi malabo po yun, edi malayo yun. So isasama po yung may head movement. Try natin sir. Ayun. Sige sir, ganito muna ha. Sir, sabi sa inyo, itim, hawak po. Nakikita po ba ito? Clear po ba? Sir, tandaan mo, pag ginan ito ko, lumabo. Alin po ba ang mas clear? Yung ganyang position o yung ganitong position? Okay, sige, ikaw ang mag-move, sir. Hanapin mo yung focus kung nasa ng clear. Yan. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo. At first, hahanapin ng focus. Hindi kasi pwede sir na yung lens ang mag-a-adjust sa mata mo. Kailangan ikaw mag-a-adjust sa lens. So, i-a-adjust mo. So, ibig sabihin, mas clear po ng ginalaw mo dyan at nakita ito clearly. Di ba po? So, ganun lang sir ha. Lalo ko ng konti. Sir, sandali. Huwag masyado. Okay. Makikita pa rin? Kita pa rin, di ba? So, let's say, consider this is your computer. Clear pa rin po. So, ganyan ha. Automatically, dyan magpo-fold talaga yan, sir. Okay, yung distance. Yung tinuro ko sa'yo, sir. Tingin straight. Sir, distance. Ayun, oh. Ayun, sir, oh. Ayun, sir. Okay.
Okay, di ba? Distance, malayo. So, ngayon, sir, hanapin mo, alin bang masculine? Nakaganyan ba? O nakaganito ba? O nakaganito ba? Yan yung sinasabi ko sa'yo. Hahanapin mo yung focus, ha? Sana mas clear, sir. Saan, sir? Ako, kasi may marking pa, hindi pa na-delete. Ako. Sana, sir. Ganyan lang hanapin ang focus, ha? So, nakita nyo na yung focus na ganyan, okay. Mas clearer. So, ganun po yun. At first lang yun, sir. So, sabi ko nga, mga 2 to 3 weeks adjustment period. And then, after that, pag nasanayan, pwede nang gamitin sa pagdadrive, ha? So, in any distances na tumingin, clear talaga siya. Sa tatandaan, ha? Hanapin mo yung focus, ha? Ikaw ang mag-a-adjust sa lens, hindi lens ang mag-a-adjust sa'yo. Ano bang mangyayari kung sakaling sinanay na ano? Na ano ko siya... ina-adjust na focus. Ay, hindi niya makahanap ang focus. Mahihilo kayo. Di ba? Pagka kanina, sabi niyo, nakakahilo. Kasi nga, hindi pa po nasasanayan ng mata niyo or hindi pa nakahanap ang focus. Pero kung ganito, sir, okay. O, pag nagbasa ka, okay. O, yan. Kunwari, malabo yan. Ah, okay. Very good. So, hindi na natin kailangan galawin. Kasi tumingin ka sa malayo, clear. And then, tumingin ka rito, clear. Sir, yung tandaan mo ha, yung sinabi ko sa inyo na pagka ititingin sa floor or kung ikay kung ikibababa ng hagdan. Yes po. Sir ha, yung pagbababa ng hagdan ha. Sir, sa pagbaba ng hagdan, marami na didisgasya dito dito sa ano ha. Huwag pong mata lang para hindi sir yung babaksak. Kailangan isasama niyo yung head. Sir, advice ko lang, let's say for tomorrow, gamitin mo ng 1 hour. The next day, 2. Huwag niyong biglain. Kasi syempre, hindi tayo sanay eh. Dahan-dahan lang. And then after that, padagdag ng oras ng paggamit until masanayan, ha? Kaya nga sabi namin, 2 to 3 weeks adjustment period, ha? Okay na ba tayo dyan, sir? Pwede na natin ipalinis? Okay, halika, sir. Naku, So, anong tawag ulit dito? Anong tawag dito? So, unti-unti siyang nawawala. Ayan. Ayan, unti-unti siyang nagla-light. Ganda, no? Opo, maka na ipag nasa beach kayo, sir, magsigitin. Madalas nga ako sa beach. Dalas ako sa baler. Ganda. 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 Medyo ano lang, light lang yung kulay. Dark. Ito na yung salamin. So, tapos na. At kung makita nyo, napakaganda nito. At napakamura din ng pagkakuha ko kasi kung sa mall mo ito papagawa, siguro abutin ako ng 9,000 pataas. So, kung makita nyo itong frame na ito, ito ay nabili ko lang sa Ukay-Ukay sa halagang 50 pesos kasi ang tagal ko na naghahanap ng retro frame. Ito, mga old school, mga panahon pa ng mga tito natin. Tapos itong lens ko, ito ay 4-in-1 na nga sabi nila. So ito ay progressive, anti-radiation, blue light at transition. So ito pag natatapat to sa araw, pag nasa outdoor ka, nag-iiba yung kulay ng lens, nagiging dark siya. Tapos pag nasa loob ka na ng bahay, nasa indoor ka, yun, babalik na siya sa pagka-light na kulay niya. So ulit, shoutout sa North Vision Optical Clinic. Salamat kala doktora at sa buong staff na nag-assist sa akin. Thank you so much sa inyo. So, ano pang hinihintay nyo? Invite ko kayo pumunta kayo dito sa clinic na ito. At napansin ko nga rin talaga, ang daming pumipila dito. So, ibig sabihin, safe kayo dito. So, syempre guys, huwag nyo rin kalimutan mag-like, subscribe sa ating page. At syempre, hit nyo rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. So, yun guys. So, ulit, North Vision Optical Clinic dito sa May Carriedo. So, thank you guys. Peace out. Thank you.
Siyempre, pag nanonood kayo ng What's Meron, hit subscribe. At para ma-notify kayo sa mga bagong video, i-click nyo lang ang notification bell. Thank you!